Marie naman, sa tingin mo ba, naniniwala ka ba dun sa the best way to heal the pain is to go through it? Kumbaga, daanan mo yung pain, i-proseso mo, diba? Opo, kasi parang kailangan mo siyang ramdamin eh. Kasi part talaga yun eh. Pag hindi mo siya hinarap, parang eventually iha-hunt ka niya. Tapos hanggang sa next relationship mo, dala-dala mo pa rin yung sa past. Yeah, so, kailangan mong pagdaanin lahat. You have to embrace the pain. Yes. Magpakalugmok ka. Totoo yun. Hanggang ikaw na mag-isa tumayo. Saka yung sagot sa tanong na kailan mo sasabihin tama na, tama yung sinabi ni Ma'am Shikarl kanina off-cam. Sabi niya kasi, you cannot tell yourself when to stop. Your feelings will tell you. Mapapagod ka na lang bigla. Alam mo, magigising ka na lang isang umaga na dati, magugulat ka, ay, ayoko na nga. At ikaw mauntog ka, di ba? At saka paghahandaan mo yan kasi dadaan ka. Sabi ko nga, ang experience pa rin ang best teacher. Kasi pagdadaanan mo yan, hanggang lahat yan, hanggang mukha ka ng tanga, mukha ka ng basura, aabot ka pa sa point na halos wala ka ng respeto sa sarili mo. Diba na ikaw pero magigising ka. Pero matatapos lahat yan. Matatapos lahat yan. Kaya tama si coach kanina na with friends or with somebody na magpapakita sa'yo ng importansya, yan yung mga makakatulong sa'yo. Paano ba dapat pagdaanan ang bagyo sa relasyon? Yeah! Lagot! Jake, paano ba hinandle ang mga pagsubok mo sa relasyon? Relasyon? siguro po kasi hindi lang po sa akin, no? I think lahat naman po tayo pinagdadaanan natin na halimbawa after breakup or sometimes even during na pinagdadaanan natin yung mga bagyo sa relationship natin. Minsan may isip natin na pag yung nasa pinakadulo na tayo hindi na nagkakasundo, naisip natin na bakit napaka-unfair ng life sa akin, lahat na lang negative na may isip natin. Bakit nangyayari sa akin to? Hanggang sa dumating na tayo sa punto na madidepress na, hanggang sa may mga ibang bagay na naiisip na tayo na hindi na natin dapat gawin. Pero yung point po ng song is sa dulo ng kanta ng Bagyo, merong mga linya doon na nagsasabi na, "O Bagyo, unti-unti ikay naglalaho upang bigyang daan bagong araw." So parang ang pinaka-lesson po is kahit anong bagyo ang dumating sa relationship mo, kumbaga doon na natin marirealize na, hindi pala unfair ang buhay sa akin. Ako pala ang unfair sa buhay. Sarili mo. Kasi doon natin marirealize na dapat pala, nandyan lang ang buhay natin andito lang. Hindi naman yung buhay ang nagsasabi sa atin na, ayan, magme-mess up ang buhay mo. We do all the actions. Pero okay din yun. Okay din na pinagdaanan natin lahat ng bagyo na yun. Kasi hindi natin marirealize lahat ng yun in the end kung hindi tayo nasaktan. So para sa akin, okay yun. Pagdadaanan natin at katulad nga ng bagyo, sabi nga nila, there's always sunshine after the rain. Yes! Huwag mawala ng pag-asa. Yes. Pero kami kasi dito sa Magandabay, alam mo naman tayo mga mamshies talaga. Di ba ang mga bagyo may mga pangalan? Ano yung pinakamatinding bagyo na pinagdaanan mo? May pangalan ba ito? Sarang nga. Ikaw talaga. Ayaw ko na. Ako po ba sa siguro sa akin po, hindi sa relationship. Kasi sa akin, lagi ako naniniwala na hindi dapat maging sobrang balakid o sobrang maging stress sa akin ang love. Dapat yun ang isa sa nagpapa-inspire sa akin. So siguro kung yung bagyo man, na dumaan sa akin, weakness ko talaga ang family. So yun ang talaga naging bagyo sa akin. Pero ngayon, syempre, katulad nga sa kanta, kaya nakaka-relate talaga ako kasi everything is okay now, so nandoon na ako sa rainbow. Yes! Yes. Oh, happy na siya! Correct! Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the I button.